Ngayon tayo kasi sa video natin yan ay tetestingin natin yung dumating na in-order nating treadmill. Tetestingin natin kung mare-recommend ba natin na gamitin to ng mga runner na alternative pag ayaw natin or hindi tayo available na tumakbo sa labas. So syempre kagabi nabuo na natin yung treadmill nung dumating. Kaya ngayon tuturo ko na sa inyo kung ano yung mga features nung treadmill tsaka tetestingin natin kung ano yung kakayahan na pwede ibigay yung treadmill sa mga runner na tulad natin or kung sulit ba or pang newbie lang ba itong treadmill na to. Ito pala yung in-order to sa Shopee. Mabilis lang naman siyang i-assemble. Napakadali lang, ilang tornilyo lang din naman. Kailangan yung tihitin. Tapos kailangan nyo lang din i-align to tapos i-screw nyo ulit. So ito ay may kasamang remote. So yan. Meron siyang power dito. Kailangan mo siyang i-power on. Yan. Digital siya. So dito sa remote, explore lang muna natin itong remote. Makikita dito yung mode. Ayan. Ito yung time. Kung gano'ng nakatagal tumatakbo or nagwa-walking. Distance. Ayan. Pwede mo rin makita kung gano'n na kalayo yung natakbo mo or nalakad mo. Pwede mo rin ito iset sa specific na distance na gusto mo. Kung lalik, target mo 5K. Ang mangyayari, yung oras niya ay from 5K magbibilang siya ng pabawas hanggang sa mag-zero siya. Ibig sabihin, naka 5K ka na. Yan, calorie. Nasusukot din niya yung na-burn mo na calorie. Yun lang naman. Tapos, yung sa remote, meron siyang plus and minus. Ito, ginagamit ito sa speed. Tapos, para magamit mo siya, pindutin mo lang yung on. Yan, magbibilang siya. Yan, umandar na siya. Andyan na siya, guys. So may speed siya. Ayan. Ang speed niya ngayon ay 1. Pag 1, yun, parang naglalakad ka lang. Ang tutulog lang. So, pwede mo siyang bilisan. Testing natin yung 2. Ano pa alam-dam ng 2. Ayan, medyo bumibilis-bilis na siya. So, hindi tayo nag-set ng kahit ano. So, speed lang yung ginagalaw muna natin. Testing natin yung 3. Yan po, buwibilis-bilis na yung ano niya. Ha! Bilis-bilis na siya. So, meron din siyang patungan dito. Patungan to ng remote. And then, siguro kung gusto mo ng cellphone, may gagamit ka ng cellphone, pwede mo ipatong dyan. Testing natin number 4. Yan. May bilis-bilis na po siya. May bilis na siya. Yan, number 5. Bilis na siya. Testing natin number 6. Number 6, yun yung istagad niya. So yun, bilis na siya. Pwede kayong humawak rito sa handle para kayo ma-shoot sa dulo. So kung papatay mo lang naman, pinutin mo lang naman yung off. Tapos kung sana siyang magbabawas ng speed. Ayan no, kung saan siya nagbabawas ng speed. Ayan na. Yun. Ganun lang siya i-operate. Grabe, sa saglit ko ba tinesting, pinawisan na akong init. No. So, syempre, para malaman natin kung recommendable to, kailangan ko itong testingin. Testing ng oras na ba? 5:44 na. Siguro, kailangan ko itong testing at least mga 30 minutes dun sa number 6. Kasi, yung number na speed na 1 to 4, para sa akin, pang-walking lang talaga siya. Hindi mo siya pwedeng itakbo kasi medyo mabagal pa siya. Lalo na sa level ko, syempre, lagi tayong tumatakbo outdoor. So, para saan yung number 6, yun yung pinaka, yung sagad, yun yung pinakakasarap ang gamitin.
So, natapos na natin gamitin yung treadmill sa loob ng 30 minutes. At ito yung mga nakuha nating stats na gamit doon sa relo ng nag-treadmill. So, naging total workout time is 33 minutes, 24 seconds. Average pace ay 9 minutes, 19 seconds. Ang average heart rate is 115 ang heart rate natin. Tapos, 231 calories yung na-burn natin. Tapos, ang maximum heart rate is 129. Tapos, ang best pace ko dun sa pag-treadmill ay 7 minutes, 16 seconds. Naka 3.58 kilometers ako sa loob ng 33 minutes sa pag-treadmill. Ang pace ko sa unang kilometers ay 10 minutes, 39 seconds dahil yun yung time na in-explore pa natin kung ano yung speed nung 1 to 6 na speed na settings. Tapos, best pace ko is around 2 kilometers, 8 minutes, 6 seconds. 3rd kilometer, 8 minutes, 7 seconds. Masasabi ko, dahil na-testing naman natin, pwedeng-pwede to dun sa mga tao na ngayon pa lang papasok sa running. Dahil yung speed niya na settings, talagang parang magiging ano lang, from 1 to 4, talagang walking. Walking lang yung magagawa mo. And then yung 5 to 6, pwede rin namang walking pero mabilis na walking na yon. So, para sa akin yung number 6 na settings niya sa speed, dun lang yung pwede ka nang tumakbo. So, sa loob ng 33 minutes, okay naman. Wala man naging problema dun sa treadmill or sa walking pad. Na iba ang tawag dun, walking pad. Kung ang halap mo mas mabilis na treadmill, so check na hindi ito yung treadmill na para sa'yo. Dahil nga sabi ko, ito, magagamit to lalo na ng mga bago. Yung mga tipo na talagang walang time na tumakbo sa labas, sa outdoor. Ako personally, maaaring magamit ko pa rin to. Siguro yung talaga pag nag-uulan na, tapos wala ka namang option na makatakbo sa labas, pwede na natin ito pagtsagaan sa zone to running. Dahil totoo lang, nakakapawis din naman, nakakapagod din naman. Tsaka check naman na magbo-burn ka rin ng calories pag gamit mo ito. Isa pa, safe itong gamitin kahit ng mga bata dahil hindi siya sobrang bilis. So, hindi tayo matatakot na pag pinakailaman ito ng mga bata na kaanak natin, baka madisgrasya sila. Safe din to sa mga medyo may edad natin na mga kaanak dahil talagang yung treadmill halos puro walking yung maaari mong magawa dito. So yung pinakamabilis niya, masasabi ko na safe pa rin naman siya. Isa sa magandang bagay na meron tong treadmill na to dahil sobrang liit niya at magaan siya. Madali mo siyang mailipat-lipat sa bahay niyo, sa parte ng bahay niyo. Kung gusto niyo siyang gamitin sa outdoor or sa terrace niyo, madali nyo lang siya ililipat. Tapos madali nyo din siyang maitatago dahil maliit siya. Tapos naipopol din naman yung handle. Kaya sa storage, mas madali siya itag. Ito nga pala ay nabili sa shopping app. Nagkakalaga ito ng 5,500 nung binili. So, maglalagay na tayo ng link dyan sa comment. So, kaya natin ginawa yung video na to dahil yun niya, ito yung isa sa pinakamura na makikita mo na treadmill na available ngayon sa market. At marami din naman ako nakakita na mga video nito sa TikTok saka sa YouTube. Maaari na iba sa inyo ay naging interesado or curious kung sulit ba yung mga ganitong klaseng treadmill. Kaya natin ginawa yung video na to. Sa quality naman ng treadmill, mabigat siya. Solid din naman yung pagkakagawa sa kanya. So nakakalagay dito sa manual, ito ay tumitimbang ng 19 kilos. Pero yun niya, dahil malaki yung kahon niya, pag binuhat mo, mas mahirap siyang buhatin. Meron siyang power na 3 horsepower na nakalagay dito. May mga attachment din siya na pasunod. Tapos meron din siyang kasamang libreng ganito, panggamit sa push-up. Kasama to sa previous na makukuha niya pag umorder kayo ng ganong klaseng treadmill. Tingin ko na paliwanag ko na mabuti kung ano yung mga naranasan ko sa paggamit at least nitong treadmill. Ito yung initial review. Kung nagustuhan nyo po yung ganitong video, paki-like po yung video. Mag-comment po sa baba kung meron kayong question or any experience sa paggamit ng ganitong klaseng treadmill. Paki-share po yung video sa mga running friends natin at muli po paki-subscribe po at patuloy nyo po sana supportahan yung channel natin. Muli po, maraming pong salamat sa lahat. God bless.